Filipino, half-Pakistani si Muhammad Kasam na dalawang dekada nang nangungulila sa kanyang dayuhang ama. Kung marami sa mga nagva-vlog gustong sumikat at yumaman, may mga sasabi pa sa akin na may makamukha daw po akong mga Hollywood stars, tapos yung sa paborito pong banda ng One Direction, si Zayn Malik daw po. Pero hindi po ako naniniwala doon kasi layo naman po. Baka po Zayn Malik mata pwede. Hello, what's up YouTube? Tanya ko babalik sa isang video na naman to mga ton. Mga nagtatanong, half-Pakistani po ako at half-Pilipino po ako. Bababa na tayo sa poll. Ibahin nyo ang 20 anyos na vlogger na si Sam. Kaya siya talaga nagva-vlog sa pag-asang mapanood siya ng kanyang amang Pakistani na halos dalawang dekada na silang walang balita. Pangalan ni Papa is Muhammad Perbaiz. Iniisip ko po kasi na baka one day or one time umabot sa kanya yung ginagawa ko mga videos na yun po, hinahanap ko siya. Mahirap po lumaki ng walang tatay. Si mama lang isisilbing nanay at tatay ko. Simula mo muna kung saan kayo nagkakilala. Kwento ng ina ni Sam na si Josephine. Nagkakilala sila ng ama ni Sam sa Hong Kong. Meron po kasi siyang door-to-door Philippines. Hanggang naging magkaibigan kami, nagkaligawan. Ang kanilang pagmamahalan, nagbunga si Sam. Dito na lang kami nag-business po sa kabanatuan, sa mga pinsan ko. Tapos every 2 weeks po noon, umuwi siya ng Pilipinas. Pero tumalbog sa bangko ang binigay sa kanilang cheque ng isa nilang katransaksyon. Siguro po ayaw magbayad. Ang ginawa po nung manager ng bangko, pinablocklisted siya sa immigration. Dahil dito, hindi na nakabalik pa ng Pilipinas si Muhammad hanggang nawalan na rin sila rito ng komunikasyon. Huling contact po niya sa akin, nasa Pakistan siya. Hindi naman po kami magkaintindihan nung parang operator yon. Kaya yun ay huli namin po pag-uusap. Pero mahal na mahal niya po yung anak niya. Natampuan din po ako ng bully. Oy, 5-6, pautang. Oh, yan na yung bumbay, tago kayo. Sabi ni mama sa akin, huwag ka magagalit sa daddy mo, intindihin mo lang. Malaking pasasalamat ko talaga kay mama dahil siya yung naghirap. Kung sino magpapaplansya, o magpapalaba, o magpapalinis, magpapadamo, pinasok ko po lahat dyan. Mapalaki ko lang po yung anak ko. Ito ngayon kasama natin si Ate Erica, yan. Masok. Pasok sa buhay ko, yan. Sa kagustuhan ni Sam na mas lumaki ang tsansa na mapanood siya ng sino mang nakakakilala sa kanyang ama, nakipag-collab siya o nakipag-collaborate sa sikat na vlogger na si Erica Embang. Nag-PM sa akin, sabi niya, gusto niya daw mag-YouTube para makita niya daw yung tatay niya kasi para dumami daw yung subscriber niya, marami makakita pag nanawagan. Every time na mag-collab kami, nananawagan ako kung sino nakakita sa tatay niya. Never niya nakita yung kanyang tatay. Kaya nagsisikap siyang mag-vlog para mahanap yung tatay niya. Sabi ko sa kanya, pagbutihan mo yan, tsaka sabi ko sa kanya, hindi pa huli ang lahat. At matapos ang ilang taong paghihintay, nakatanggap ng mensahe si Sam mula sa kanyang kaapelyido. Tinanong ko po kung ano yung pangalan ng papa niya. Sinagot niya, Muhammad Perbaiz daw po. Tapos tinanong ko, kung pwede ka mag-send ng picture. Parang nagulat po ako noon na hindi ko alam kung ano gagawin ko. Ang ama ni Sam nasa Hong Kong pa rin pala, bagamat meron na itong ibang pamilya. Ang development na ito, ipinaalam ni Sam sa kanyang ina sa mismong birthday niya. Sasabihin pala sa'yo. Ano? Nag-chat yung, ano, yung isang anak ng daddy. Ito daw tawag ng daddy. Yay! Talaga? Kumiyak. Yung karama ba kaso eh? Kinunggo! Sige, ano po sa'yo? And then, noong nakaraan pa, sasabi ko sa usod na muna siguro naiintindihan mo ni ano, ng isa niyang anak na it takes time. Kasi imagine, 18 years wala. Wala. Bayaan mo lang basta kung ano man yun. Hindi na lang natin dati. Ha? Napakasaya ko na talaga ano. Gusto ko may natatawag ka dati. Gusto ko mananasan mo yun. Kahit na may ibang pamilya, okay lang sa akin, tanggap ko po ang mahalaga lang may line of communication sila. Sinabi niya po sa akin, nagkaroon ako ng pag-aasa na magkita pa silang mag-ama kahit hindi na kami. Pero lumipas ang ilang araw, si Sam wala pa rin natanggap na tawag. Gusto ko siya makausap nung time ngayon, kaso po hindi po talaga pwede kasi lagi po daw silang busy. Siguro po nahihiya na siya dahil sa haba ng panahon, wala man lang siya nakitulong sa akin, pinansyal o suporta na
kahit emotional support na, o, kamusta kayo mag-ina dyan? Paano kayo nabubuhay? Wala po eh, nanahimik na lang siya eh. Matapos ang halos dalawang dekadang wala siyang anumang balita tungkol sa kanyang ama, ang vlogger na si Sam, nalaman na nasa Hong Kong pala ito, pero hindi pa rin siya nito tinatawagan. Gusto ko siyang makausap nung time ngayon, kaso po hindi po talaga pwede kasi lagi po daw silang busy. Hanggang may natanggap siyang video call mula Hong Kong. Sasagutin pa rin kaya niya ito? Hello? Ang dali na! Ang dali na! Hi! Hi, Daddy! How are you? I'm okay. You become very handsome, huh? Yes, same as Daddy. You are same, look like your mother. Oh, thank you. I'm very happy to see you again, to hear from you again after how many long years? Pinahanap naman daw ni Muhammad ang kanyang mag-ina. The last time, I asked somebody to go there, but they tell me they you are not living there anymore. 2-3 years ago? Oh yes, we left there 2011. Number 101, I remember. Yes, you still have a good memory. Na-starstruck na po kasi buong buhay ko. Tapos ito na yung time na yun, makikita yung papa ko. Parang sa 20 years po kasi na nabubuhay ako, para may butas o may kulang sa puso ko. At nung time na nakita ko papa ko, may nakompleto sa puso ko. Buong buhay ko yung hinahanap namin siya. Siyempre natuwa naman po ako na nalaman ko na pinapahanap niya rin pala kami. Kaso hindi lang po nagtagpo talaga. Hi! Hi, Daddy! How are you? Simula pa lang ng pagbawi ni Sam at ng kanyang ama sa mga nasayang na taon. Hello, what's up YouTube channel? Babalik sa isang video na naman to mga taon. Nawa, sa mga susunod na vlog ni Sam, magkasama na sila. Ano ang reaksyon mo sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS15. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.